Ano ba si Gabby Concepcion bilang asawa na? He was a very loving husband naman. Although, siguro kasi bata kami pareho eh. Meron pa siyang ibang gustong, kasi nagbibinata, parang ganyan. Marami pa siyang hindi hobbies. Pa sawa sa pagkabinata. Oo, parang marami pa siyang gustong gawin, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa, siguro marami siyang dreams pa, marami rin siyang gustong, a lot of things took up his time, no? Sharon, nung sinabi mo rin sa amin noon sa mga interviews natin na yung pagkakamali naman hindi lang sa side ni Gabby. Of course, meron ka rin sariling mga pagkakamali or kakulangan, di ba? Sa palagay mo, ano yung pwede mong sabihin sa kanila na naging pagkakamali ni Gabby at mga naging pagkakamali mo rin sa relasyon ninyo? Siguro dala rin ng kabataan. Maraming bagay na dapat responsable ang isang tao, hindi niya nagagawa yung bagay na yun, either siya o ako, no? Minsan ako, napakaselos ako, no? Yung, dahil syempre, ang gwapo-gwapo ni Gabby. Uh-huh. Tapos, ang feeling ko nun, lahat ng babae, kaagaw mo. Ay kapapangan ako lang, taba-taba ako. Galit na galit ako pag merong naririnig ako. So, Sharon, siguro narinig mo na rin yung comment ng iba na kung pagkukumparahin daw yung pagmamahal niyo sa isa't isa, parang lumalabas na mas minahal mo si Gabby kaysa sa minahal ka niya. Totoo tingin ba yun? Ko, oo, I really built my whole world around Gabby eh. Sinara mo, isip mo sinara ko, isip ko sa lahat. Naka-sentro lang. Ang feeling ko nun, well, syempre, matagal na to, no? So, pwede ko na sigurong sabihin. Feeling ko nun, kahit i-disown ako ng parents ko, basta nandyan si Gabby, okay na ako. Kahit alisan ka ng mana? Oo, kahit hindi nila ako kausapin habang buhay. Nung araw, yun ang feeling ko. Basta ako talagang ano, with all my heart and all my soul, I really love him very much. Ganon. I love him more than anything else in the world. Siguro nga dala ng kabataan, yung klase ng commitment at devotion na makikita mo sa dalawang mature na taong nagpakasal, hindi mo pa makikita sa amin noon. Kasi bata pa kami noon eh. Para kami nagbabahay-bahayan. Although, we love each other. Sabi mo, si Gabby ang naging sentro ng mundo mo noon. Paano mo, Sharon, tinanggap yung mga balita nung una na nagkakaroon ka na ng kaagaw sa puso ni Gabby? Yung unang panahon o pagkakataon na nakarating sa'yo na may iba na siya. Bukod sa'yo, meron ang nandyan. Syempre, nasasaktan ako yung nandyan yung iniisip mo, baka hindi na niya ako mahal, baka totoo ito, baka ganito, baka ganyan, ano pa ba ang kulang? At saka, sabi mo nga, Sharon, ikaw pa naman yung klase ng taong, kung ako lang. Oo. Nung naghiwalay kasi kami, I prepared already myself na kung aalis ako dito at magbabalikan kami, di good, no? We can work on it again. Pero kung aalis ako dito at hindi kami magbabalikan, kailangan kaya ko. Kasi kung hindi, ang laking pagsisisi naman. No? Kailangan matatag ka. Oo, kailangan. Ready ka para sa kahit anong darating. So, ang nangyari when we separated was, obviously, I had to live na lang on my own, no? And do things on my own. Ako na rin ang nag-impose noon eh. Parang may rule na magmula nung nag-asawa kami ni Gabby, hanggang nung naghiwalay na kami, hanggang ngayon, ako lang lagi ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Hindi mawawala yung, there's a part of me that will always belong to him, that cannot, can never be taken away from me.